But he that received one went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee a ruler over many things. Enter thou unto the joy of the Lord. He also that received 2 talents came and said, Lord, thou didst deliver me unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there was that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 5 10 talents. For unto everyone, come on, ready, go. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na ngayong gabi mo, Lord, ay kaatala namin muli ang parable na ito, Lord, na mawa namin ang ibig sabihin, pinakamensahe, at yung mga mali din ay maintindihan namin kung ano yung hindi mga maling interpretation dito. We pray na kayo pong malulati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Amen. Hindi ko may sila. Okay, wait. Good evening po. Good evening. So last week, tapos po tayo sa part 1, yung 10 virgins. Yan po, no? So again, yan ay maraming picture ng parable. Pag nag-aaral kayo ng parable, sabi sa Bible, maingat ka. Bakit? Ito po yung ano. Ito yung sabi sa Proverbs. So, the legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of fools. Okay, hindi tayo nang ano dito. Hindi tayo nag mga asal or na tawag dito. Namimintas or kalimutan ang term. Mga asal. Ang tawag doon, yung gusto lamang asal, ang tawag doon. Okay, nambubuli, okay. Pero nakakita na ba kayo ng ano, taong ano? Sa amin, mayroon ganun eh, yung... Hindi pantay, di ba? Nakita kayo yan. Nahihirap na. Meron sa amin eh. Pero nakakapag-drive ng sasakyan. Kaya doon siya lagi sa... Ano,
PWD. Pero mahirap. Hirap yun, no? May sabi dito, the legs of the lame are not equal. Yeah, ano dito? Lakad ka nga. Ay, okay pa to. Kanina, lalakad. Ano-ano to eh. Sige na. Tama na. Okay? So, ano sinasabi dito? Anong kinukumpara dito? The legs of the lame are not equal. So, pag ikaw daw ay may pilay, okay? May iba dyan, may polio, di ba? So, hindi tayo nang-aasal. Yun ang totoo sinasabi sa Bible. May mga ganun tao. Pero kinumpara yon sa isang ano daw? Isang parable. Actually, sa isang fool na nag-i-interpret ng parable. So, sinasabi niya, binibigas niya yung parable, eh, dahil fool siya, iba ang pagka-interpret niya. And isa to sa mga, ito pa, as a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools. So, kaya ngayong gabi, we're dealing with parables. Last week, ang daming interpretation on yung 10 virgins. At hindi mo pwedeng i-take ng todo sa isang interpretation lang. Kaligtasan lang ba ng kaluluwa yung pagtatapat? End times, okay? Lahat yun ay may kinalaman doon. Especially, sabi dito, yun ay inalin tulad sa kingdom of heaven or kingdom of God. So, ano ba ang kingdom of God? Hindi mo pwedeng interpret yun ng lahat ng nakita mo sa kwento is gano'n na. Naintindihan nyo ba? Andahan nyo ito, napaka-importante ito kasi lalo doon sa pag-uusapan natin ngayon, ito in-interpret ng mali, ng marami, including myself, kasi nga, yun nakita ko eh. So, kala ko, yun. Okay? So, yung kaninang di nyo nabasang word, anong tawag ulit dyan? Usury, ha? Pag sinabing usury. Ano yung ibig sabihin usury? Pagpapatubo. Okay, pautang, okay yun. Sobrang patubo, syempre, hindi maganda. Pero pag sinabi usury, maliit or makonti, yun ay usury. So, may kita natin dito na may ituro ko sa inyo. Actually, parang naano ko rin yun sa inyo dati, di ba? Pero baka nakalimutan na, tingnan natin ang buong. Maganda sa technology, oh. Tingnan mo lang, ganyan. Makukuha mo lahat ng ano. So, mayroon tayong 17 usage ng usury. Wala pa usurer. Pero usury lang. Sabi ng Bible, tingnan nyo kung positive o negative, ha? If thou lend to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury. Okay? So, pag kayong papahutang, syempre, mapahutang ka, hindi naman sa mayaman. So, mas mahirap sa'yo kumpara sa'yo yun, di ba? So, sabi dito, huwag kang maging usurer. So, hindi sinasabing walang usury. Meron. Pero huwag kang katulad nila. Huwag kang magpatubo. Okay? So, positive o negative? Negative. Oh. Leviticus 25. Leviticus is instruction sa kanila, di ba? Kanina Exodus, so, Book of Moses. Paibasa ko. Ready, go. That thy brother may live with thee. So, positive o negative? Negative. Na lang. Pinag-uutos na huwag mong gawin. Okay? Mas mayroon pa sabi yung fear God. Sabihin nun. Huwag ikaw yung nagpapautang, ay pambihira, matakot ka sa Diyos, parang gano'n. Parang wala kang takot sa Diyos pag nagpapautubo ka. So, negative, no? Leviticus, ready, go. Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase. So, usually, tas lending, nagle-lending ka para ikaw naman ay kumita. So, negative na naman. Tingnan natin iba, baka may positive eh. Good economy, ready, go. Thou shalt not lend upon usury to thy brother usury of money, usury of victuals, usury of anything that is lent upon usury. Labda alam nyo na yan, hindi na makakalimutan usury. Huwag kayong magpautang. Papatubo. Huwag kayong, kahit ano pa yan, pera, pagkain,
Kahit ano, huwag kayong magpatubo. Okay. Alinaw ba? O, sige po. Sa 23 ng Deuteronomy. Ako naman. Unto a stranger thou mayest lend upon usury, but unto thy brother thou shalt not lend usury, that the Lord thy God may bless thee in all that thou settest thine hand to, in the land whither thou goest to possess it. Ito yung ginagawa ng iba na medyo parang positive daw. Sa pagkapatid mo, huwag, pero sa iba, okay lang. Okay? May problema dyan. Sa New Testament, ano, sino ang kapatid natin? Ha? Kapanalig, okay? So, pero, iba, measure din natin para maging kapanalig natin. So, magko-conflict ngayon nyo kung gusto mong kumita, kung ipa-follow mo to ng ganyan, ha? Ng Old Testament, kung anong pagkakasabi dito, na okay lang magpatubo sa iba na hindi mo kapatid. Inano mo yun, ano, agawin mo, mag-share ka ba ng Word of God para maligtas sila? Kasi magiging kapatid mo, wala ka na kaputangan. Okay? So, may problema to, ha? So, I believe, again, ang New Testament ang mas malinaw. Basta malinaw sa Old Testament. Old Testament, nag-ano lang, shadow of things to come. Yung New Testament, malinaw na. So, bago nyo gamitin to, na positive siya usually, isipin nyo muna, ano mangyayari? Okay? Nehemiah, ito, ganda. Ito yung kuwento ko. Sige. Ready kayo naman. Ready, go. Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles and the rulers, and said unto them, ye exact usury, every one of his brothers, and I set a great assembly against them. Okay, natindihan nyo ba? So, ito yung may problema sa Judah, di ba? So, sila yung nasakop na nga. Hindi pa sila natuto. Ang bira, may mayaman, mahirap pa rin. Nagpapautang, nagpapatubo pa. Kaya galit na galit din sa Nehemiah pag binasa nyo ito. Galit. Kaya sabi dyan, rebuke. Oh? Pag sinabi rebuke, pinagalitan. Huh? Again, may mga ginawa rin mali si Nehemiah, pero ang gusto natin makita dito ay isa sa mga kinagalitan niya, at sabi dyan, sinabi pang and I set a great assembly against them. Sabihin ito, may kinuha niya pa yung iba. Alika na ito, pagalitan natin itong mga to. Okay, mayayaman. At nagpapatubo. Kung sinabi yan, ye exact, ibig sabihin ng exact, ano yung exact? Verb. Okay, ginagamit siya kahit ngayon. Pag sinabi, parang ano ba yan? Pinapwersa nyo. Okay? O parang sinisingil na pinapwersa. Okay. Ginagamit niya, nabasa ko yung sa dyaryo. Okay, Nehemiah pa rin. Ito na naman. Ready? Ako naman. I likewise and my brethren and my servants might exact of them money in corn. I pray you, lest thou live. Let us live off this usury. Sa Tagalog, alisin na natin to. So positive, negative? In a time na revival ang kailangan nila, nangingi sila awa sa Diyos, natalo sila, nakulong sila, na bilanggo sila yung buong nation nila sa loob ng 70 years. Tapos ngayon, nandito yung pangako ng Diyos na sige, bumalik na kayo doon. Ba't pinapaalis sa kanila doon? Obviously, ano, una, uso sa kanila yun. Pangalawa, hindi ito magandang bagay. Hindi magandang practice. Nabasa natin kanina sa Law of Moses. Okay? Nasaan na tayo? Pang ilan na to? Kayo naman, ready, go. Did the Lord not of his money to usury, nor take a reward against the innocent? He that doeth this thing shall never be moved. Negative, positive? Positive, pag hindi mo ginawa. So, therefore, usury is? Negative. Proverbs 28:8, ako naman, he that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor. Yung sabihin nun, so, pinagtabi yung unjust gain tsaka usury. So, yung aksidente, walang aksidente sa Bible. Okay? Isaiah 24, kayo naman. Sige, ready, go. It shall be as with the people, so with the priest, as with the servant,
so will his master. As with the maid, so will your mistress. As with the buyer, so with the seller. As with the lender, so with the borrower. As with the taker of usury, so with the giver of usury to pay. Medyo ano yun? Neutral. Okay. Mga sinasabi lang kasi dito, Isaiah 24 ay, yan ay judgment sa kanila. So, sabihin lang nun, lahat kayo. Okay? Pareho kayong, ha? Pareho kayong mawawalan. Okay? So, ang usurer, ang laking kumita niyan. Alam nyo ba yun? Gusto nyo kumita ng malaki? Yan yun. Yan ang totoo. Kasi pag nagpautang ka, wala ka namang gastos doon. Tapos, kita ka ng kita. Diba? What is the allowed person? Tubo. Yung pong, sige, mamaya, sagutin natin yan. Okay? So, nakita nyo dito, negative na naman. Kasi dito medyo neutral kasi nga, judgment yun sa kanila lahat. Pero, sinasabi lang dito, kahit usual ka pa sinasabi, sigurado kang kuwita nyan eh. Pero kahit pa, ikaw ay mawawalan kasi yan ang judgment sa kanila. Ito ang maganda. Ako naman, woe is me, okay? Suklam, ah, hindi ka suklam. Ano nga ba yung woe? Ibig sabihin ay kawawa, parang ganun. Hindi lang kawawa, talagang kawawa. May pagkaano ako, may paglalagyan ako sa negative. My mother, that thou hast borne me, a man of strife and a man of contention, to the whole earth. So ito yung time na warning siya ng warning, preach siya ng preach, wala na ikinig sa kanya, inugulpi pa siya. Okay, nakulong siya paulit-ulit. Okay, kaya ito yung medyo na ano na siya, matawag siya sa Diyos. Ano ba nangyari? Ano ba to nangyari sa akin? So sabi niya dito, I neither lent on usury nor men lent to me on usury, yet every one of them that curse me. Ang sabihin nyo, sa Tagalog, hindi naman ako nagpatubo, hindi rin nagpatubo ang iba sa akin. Pero lahat ng tao, pinagmumula ako. Galit na galit. Sa anong sabihin nyo yun? Positive or negative? Ibig sabihin, pag nagpapautang pala, papautang sa'yo, papautang ka, negative ang dating nun pareho sa inyo. Okay, siya kumikita, pero siyempre, pag hindi nagkabayaran, galit yan. Yun ang totoo. So, negative na naman. Okay, ako, sino na ba? Kayo na ba? Sige po kayo. He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed through judgment. Okay, negative, positive? Negative. Bakit negative? Positive. Negative. Yung bandang huli, yun yung positive. Pero, kaya nga, sabi sa una, yung hindi nagpapatubo, okay, neither. So, hindi na naman. Parallel yung usury, tsaka taken and increase. So, masama bang tumubo? Obviously, hindi. Pero, kunwari, ako yung nagpatubo, kunwari, nagtrabaho ko, sige, pintura ko yung bahay mo, bigyan mo kong ikita ako. Binili ko yung pintura, 100. Ang bayad sa akin, 500. Siyempre, plus labor. Masama ba yun? Nagtrabaho kayo. Hindi masama yun, di ba? Hindi siya nagtrabaho. Ikaw nagtrabaho. Binigyan mo siya ng pabor. Binigyan ka rin ng pabor. Hindi yun masama. Pero pag usury, okay, nag-increase ka dyan, tumubo ka, binigay mo lang ganyan, tapos, uy, tumubo ako. Hindi ka naghirap. Wala kang value actually sila. Hindi, ano yun eh. Pinautang kita. I made it possible for you to, ano. Yan, sasabi ng Bible, hindi yan maganda, okay? Sabi dyan, hat. Tuloy natin. Patapos na tayo dito. Ako naman, he had given forth upon usury and had taken increase. Shall he live? Shall he then live? He shall not live. He had done all this. Ay, pambihira, ano. He shall surely die, his blood be up. So, medyo may curse sa mga nagpapautang.
Papatubo, sorry. Especially sa mga mahirap eh, wala ka nang di mo pautangin yung ano eh. Yung mayaman, di ba? So, mapautang, magpapatubo pa ba kayo? Utang okay lang yun. Mapatubo ka, talagang yun na yung ginawa mong business. Dali. Bangko. Amaya natin na yan, amaya yan. Okay? So, ganun din dito, ganun din dyan. Hindi ko na isa-isahin. Okay, dalawang beses lang yung sa New Testament yung usually at ito yung ginagamit pa nila in a positive way. So, dito tayo sa atin. Amaya. So, titingnan natin kung tama yun. Obviously, pag sinabi sa buong Old Testament, di naman sinabi mabuti sa New Testament na malinaw, hindi yun mabuti. Okay, ganun ang rule sa interpretation ng Bible. Okay? Ito ay parable, hindi mo yan pagkukuhaan ng malinaw na doktrina mo. So, mamaya, babalikan natin yung usually na yan. Pero ang setting dito, nabasa na natin, ano nangyari? Mayroon isang master, okay, hindi masama maging master, may utusan ka, siyempre, pinapasweldo mo naman, okay lang din yun. Yung hindi tayo naiiniwala sa komunista, iniwala tayo sa ulit-ulit sa Bible yan, sa private property na tinatawag. Ibig sabihin, pag sa'yo yan, sa'yo na yan. Pinagkatiwala ng Diyos sa'yo yan eh. Pag inakaw mo, pagbabayaran mo yun. May kasalanan ka, define yun ng Bible. Pero pag binigay sa'yo, kung ano man yan, inheritance o pinaghirapan mo sa'yo yan. Okay? Inaalagaan, pinaprotektaan ng Diyos yun, ng Bible yung private property ngayon. So, okay lang magkaroon ng servant. Pero ano nangyari dito? May example dito ng tatlong servant. Isa ay pinagkatiwala ng marami. Lima, dalawa, isa. O, ano nangyari? So, umalis siya, bumalik siya. Anong ginawa ng mga servant niya? Yung isa, lima. Kumita pa ng lima. Ano sabi niya? Good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Sa pangalawa, dalawa lang binigay niya ng una. Kumita ng dalawa na naman. So, lahat-lahat, apat, na doble din. Ano sinabi sa kanya? Ganun na ganun din. Pag pinansin nyo, the same. So, bakit hindi mas very good yung lima? Eh, kasi lima lang binigay sa kanya, lima yung... So, malaki yung binigay sa kanya, malaki rin yung kinita niya, patas lang. Konti ang binigay sa'yo, dalawa lang, dalawa kinita mo na doble, percentage ang Diyos eh. Hindi siya yung tipong ano. Anong lesson natin dito, mga bata? Pag binigay sa'yo ang Diyos, huwag kang magmalaki ako. Ganito yung nagawa ko sa Diyos eh. Eh kaso, binigyan ka rin ng marami. For example, maayos yung pinanggalingan mong church. Tapos magmamalaki ka, kita nyo naman ako, ganyan-ganyan. Tinitingnan muna sa baba, dinadaw mo yung iba. Eh, samantalang either matanda na nagsimula o nanggaling sa mess up church yun. Talagang utak nun, medyo mess up din. Tulungan mo na lang, huwag kang magmalaki. Kita mo ako, mayaman ako. Eh, yung tatay mo, medyo kahit paano, may kain na rin, napag-aaral ka. Tapos pag nakakita ka dyan ng mahirap pa sa daga, alam mo, hindi na tao yung tingin mo. So, hindi ganun. So, sabi rin sa Bible, biblical principle, to him much is given, much shall also be required. Ano yung required? Dahil pinagpala ka ng Diyos, ibigay mo rin yan. Required ka dyan, obligado ka na ibalik sa Diyos at sa lupa syempre, sa ibang tao. Bigay mo rin. Eh, ang yaman ko, laki ng tax ko eh, pambira ka, ikaw na ikinabang sa ano eh. Ang laki ng tax ng mayaman. Ikaw na ikinabang, di ba, sa sistema. Ganun talaga. Hindi yan something na, ano, magmamalaki ka, ang laki ng tax ko eh. Sino may dati nagmamalaki yan? Si Chris Aquino. So, yung ginagawa niya, puro kalandian, tapos, nagkita siya ng ganun, nagmalaki pa siya. Hindi ganun kahit sino sa atin. No? Hindi yung pagmamalaki yan. At, tama lang yan. Actually, nakuha yung iba dyan sa principle niya, sa Bible. Malaki kita mo, malaki tax mo. Yung ibang maliit, ngayon, soba naman eh. Wala nang tax. Hindi ko naman gusto yung ganun. Wala nang tax. Lalo na magkakaroon ng dahilan yung iba na pahirapan ka kasi wala kang tax eh. Okay? Intindi nyo yun, tsaka malatili sa utak nyo yun. Matalino ka. Huwag mong, anong gagawin mo sa medyo hindi masyado matalino? Mamatahin mo. Ganon? Tanga naman ito. Pwede maturuan. Dahil binigay sa'yo ng Diyos yan, anong gagawin mo dyan? Okay? Abusuhin mo yung ibang tao? Abusuhin mo yung binigay sa'yo?
Never yan na magiging mabuti din sa'yo. Kung sakaling magamit mo yan sa kayamanan, bandang uli, ikaw rin yung maubulag. Kaya nga tingnan mo, pag nag-soul winning tayo, sino yung mga bulag sa katotohanan? At ang hirap gisingin. Kasi pag natanim na sa utak mo yan, magaling ako dahil mayaman ako, dahil matalino ako, yung mga hindi, bahala kayo, belat na lang. No? Ganun ang utak niya mga yan. Tingnan tayo niya minsan, di ba? Di pa nga tayo nagsasalita. Itong taon to, kawawa naman to. Bastusin ka na. Di ba? Hindi nila alam yung daladala nating mensahe. Ay magligtas, wala. Ang hirap maligtas na mayaman. Ng matalino. So, anong lesson sa atin doon? Gamitin mo yan ang gusto. Tingnan mo, bakit nga ba ako may ganito? Sino ba nagbigay nito? Magulang ko, hindi nga eh. Wala rin sila niya kung nalagay sila sa ibang lugar. Ang talino ko eh. Sino magbigay sa akin ito? Hindi ko to, binigay sa akin to ng stars. Ano? Diyos pa rin, di ba? Kasi pagang kalakasan, wala akong Ayun akong kilala, kaya yaman, nawalan din kasi kalusugan naman. Yung iba, ang ganda ng relasyon nyo. Alagaan nyo yan. Huwag nyo asarin yung iba. No? Sa Bible, paulit-ulit yung mga widows, di ba? Nawalan sila. Huwag mo nang abusuhin. Itong taong to, hindi makapagbayad ito. Abusuhin natin. Di ba? Yung mga batang walang kaya laban-laban sa'yo. Okay. So, pero, actually, magkakaroon to ng turn. Kasi ang doon pamilyar na tayo doon praise God, kahit o paano, alam natin yun. Kahit mga unbeliever, kahit mga Catholic, alam natin na dapat lang pag may mibigay sa'yo, ibalik mo sa Diyos. Pero ito yung next na lesson dito, merong isa. Binigyan ng isa. Hindi kumita. Tapos kinuha pa sa kanya. Sandali. Nung una ko nabasa to, kasi di ko narinig sa iba yan eh. Bihira. Ayaw nilang interpret pag ganyan eh. So tayo, binabasa natin, tapos ituturo natin. Hindi natin iiwasan, okay? So ngayon, interpret natin, bakit yung isa ay natakot lang naman siya? Parang pinagmalupitan siya. So kanina, kinumpara natin yung master dito sa Diyos. So tanong, Diyos ba talaga to? Hindi, again, dyan papasok yung parable. Merong mga ginagawa yun na hindi tama. Naalala niyo yung parable of unjust servant, di ba? Nagsinungaling siya sa master niya. Hindi lahat ng nasa parable ay parallel sa katotohanan ng ideal na tama, okay? Hindi lahat ng master dyan ay mabuti. Hindi lahat ng servant ay applicable lahat sa atin, okay? Eh sabi dito, punan tayo sa isa. So, ano ginawa niya? So, yun nga, tinago niya, binalik naman niya. Okay, hindi ko alam kung anong kinain niya or something. Pero ang idea dito is, hindi siya kumita. Hindi niya nagamit ng gusto. Hindi niya ginamit para kumita. At, ito, may sinabi siya, no? So, dinescribe niya yung kanyang master. Sabi niya, I knew thee. Kilala kita kasi. Kaya hindi ko ginamit o tinago ko kasi natakot ako. Bakit? Kasi kilala kita. Ikaw ay, ano yung hard man. Okay? Pwedeng ganun or pwedeng parang walang puso, ganun. Di ba? At yun, sinabi niya, kung ano yung sabihin niya ito, sabi niya, reaping where thou hast not sown. Kumikita ka na hindi ka naman nagtanim. So, right there, saan palagay niya, positive ba yun, negative? Yung master. Tama ba na ikaw ay kumita na hindi ka naman nagtanim? Tama ba? Okay. Okay, yan nga yung kanina pag-usapan natin. Pag sa ekonomiya, hindi laging masama yan. Okay? Pero pag usually, masama talaga. Pero, ibig sabihin lang nito, kunwari, yung worker mo, pinatayuan mo na, kunwari, tindahan, Jollibee, okay, binili ko yung property, pinabayad ko lahat, kontrata, kliyente, tapos ngayon, ikaw magtrabaho ka dyan. Oh, pagkita sa akin, ha, masama ba yun? Hindi naman. Yun sabi ko, no? Hindi naman kasi naghihirap ka din doon. Hindi madaling mag-set up ng business. Okay? Oh, sige, hiramin mo yung sasakyan. Okay? Magpagas ka dyan, kumita ka dyan.
Happy tayo. Uy, hindi ako nagtrabaho. Pero kumita ako. Okay lang ba yun? Ha? Sasakyan ko yun eh. Siyempre, pinuhunan ko yung sasakyan, okay lang yun. Tsaka may gas, nagagas yan eh. May wear and tear yan. So, ako magpapaayos nun. So, kahit hindi ako naghirap, actually, naghirap na ako bago yun. Ang laki ng risk niya, mabangga yan. Mga tangayin yan, okay? So, again, yung usury lang ang masama. Kasi pera-pera lang yun eh. Walang talagang puhunan doon. Hindi, yung puhunan nga yung puhunan eh. Oo, kaso, yung value nun, hindi naman, so, hindi nag-i-increase yun sa, mabuti po sana kung may risk. Why, may risk din yun, pero, ngayon, halos wala nang risk eh. Hindi mo naman gusto mabuli ng usino. Kaya. Plus, nakita na natin na negative yun, okay? So, hindi masama na kumita ka nang nagpuhunan ka, okay? Sinasabi natin dito. At sige, basahin natin dito. Hindi, nabasa natin kanina to. Pero ang pansinin nyo, napansin ko dito, sinabi rin talaga ni Master yung sinabi ng servant, ng foolish servant, pero hindi niya sinabi thou art an hard man. Hindi niya sinabi yun. So obviously, meron ditong dinagdag tong foolish servant, tamad, slothful, and sabi to wicked, di ba? So hindi pala basta-basta yung pinagkatiwala ka kasi wala kang ginawa. Okay, ano lesson dito? Nay, nasubo. Okay. Okay, so ano yung bali dito? So lesson natin, pag may pinagkatiwala sa'yo, anong gagawin mo? Gastusin mo lang. Ganun ba? Pinagkatiwala sa binigay sa akin eh. Kung bata kang ang ako pa, hindi ka pa naturuan, wala, di ba? Pero kahit kayo, di ba? O sige, Stephen, bilang kita ng bago sapatos, gamitin mo sa maayos. Ang ginawa mo, pinambato mo ng kung ano. Nah, wala na akong sapatos, bili mo ulit ako. Ano ba yan? Kaya bumili tayo ng ano dyan, pagkain isang linggo. Gusto mong kainin ng ano, sinayang nyo, kinalat nyo pa. Anong mangyayari? Matuwa ba yung tatay nyo? Hindi. Bakit? Binigay sa atin naman yun, di ba? Lahat ng bibigay sa atin, kung matinu tayong tao, gagamitin natin sa maayos. So yan ay talino, yan ay lakas, kalusugan, pera, katalinuhan. Pag hindi mo ginamit yan, sinasabi dito, you're wicked. No? Kaya mabigat to eh, sa, lalo sa Diyos, pag tinuturuan na tayo, ba't yung pastor, hindi lang makating, galit. Ano ba to? Hindi lang umatid, hindi yung dumatid. Hindi mo alam, binibigyan ka na ng pagkakataon. Hindi tayo pare-pa, ito nyo naman yung iba na ligtas dyan, may hadlang sa kanila. Kung ano man yun, sila nang ising nila ng Panginoon doon. Pero ikaw, kung in-invest sa'yo ng tatay mo, kung sino, gamitin mo sa maayos. Amen? Amen. Yung anak mo, huwag mong gamitin yung pagkakitaan mo. Ano magandang kita ngayon sa Bulaga? Magsayaw ka lang. Ano na, laki pera. Yung anak ko, papasalihin ko. No? Hindi mo alam, mga demonyo yung mga yun. Hindi, kikita eh. O, mamalimus kayo doon, mga bata. O, pag Pasko, mamalimus kayo. May mga ganun. May mga ganun na tinetrain pa, bata pa. Anak, ganito ha. Mag-a-abroad ka. Itong gagawin mo. Okay yung mag-abroad, pero ako, believe, last na option mo na yon. Hindi yung gagamitin mo talaga yung... May mga ganun eh, napansin ko. Binibrainwash yung anak, sabihin sa'yo, wala kang pakilang anong gagawin ko sa anak ko. Pag nagturo ng matindi yung pastor sa pulpit na medyo parang lumalayo sa pat yung anak niya, ano, wag mong papastor ha. Ito mo yan, ang hirap niyan. Ang yan nakitang ganun, bandang uli, lalo sila napahamak. Ayun ang totoo. Wag mong pagkakait sa Diyos yung dapat sa kanya. Kahit mga to, hindi ko yung dinidiktahan. O, gusto ko, ganito kayo, mayaman kayo ha. Dinidiktahan ko ba kayo? Kahit kailan?
Di ba, sabi ko lang sa inyo, nireview ko ibang preaching ko, sabi ko lang, so maging soul winner kayo, syempre, maayos na tao kayo, maayos na pamilya nyo, yun na yun. Ah, mayaman, pagyayabang ko yung anak, alam mo ba yung anak ko? Oh, ganyan, yung anak mo, ano? Hindi lang naman sa kalooban ng Diyos. Okay? So, ano ba yung gusto sabihin dito? Kung ano yung pinagkatiwala sa'yo, gamitin mo maayos. Ngayon, huwag kang takot din, sabi dito. Slothful. Tamad. At sabi doon, I fear. Sabi niya. Ayan, and I was afraid, sa verse 25. And went and hid. So, nakita niyo yung, alam, ulit-ulit to. Ngayon po, ay kwento ko na sa inyo. Listang oras ah. So, yung programa mo, sa yung programa niya, bad? Ha? So, saya-saya namin nung ilang araw kasi sa mga sagot yung HR. Ngayon, wala. So, naramdaman ko na yun. Hindi pwede yun eh. Iba ang Bible. So, kahit pa-deklara ng gobyerno yan, plastika na lang yan. Yun ang totoo. Kaya inaano ko yung grupo namin, manindigan tayo, hindi tayo sinuportahan. Eh, pwede tayong gawin. Eh, pwede ka pa rin gawin. Okay? So, ang matindi kasi ang Bible. Pag Halloween, okay lang yan. Go! Masaya yan eh. Eh kasi wala naman ako convict dyan eh. Diba? O, inuman tayo. Yabangan tayo. Eh, bakla pang nagsayaw dun. Okay lang yan. Bible. Sensitive yan. Eh, ba't yung Quran? Di, okay lang yan. Diba? Pag yung mga walang kwenta, okay lang. Uy, yung ano, religion, fiesta. Kaya naramdaman mo, ibang Bible eh. Pero may gagawin pa rin kami. Ano tayong ano eh, rebelde eh. Ano eh. In a good way. Okay, kaya yung pagiging takot, hindi yan positive, okay? Pag alam mo yung dapat mong gawin, at dapat mong gawin, instruct ka na nga eh. Ganito gawin mo ha. Punta ka lagi sa church. Ay kasi ba, gagalitan ako ng sino eh. Magsalwin lang kayo, baka makita ako. Nakakatakot. Isa doon sa binasa natin, di ba lagi? Salwinin natin, Revelations 21:8. Ano yun? Na, 2014. Okay? Katama, 21:8. But the fearful and unbelieving and abominable, idolaters, whoremongers, ano nilaman ng fearful? Masama ba maging fearful? Yes. Pag duwag ka, ang katapangan, yan ay a virtue. Positive yan. Pag alam mo yung dapat mong gawin, tapos takot ka, yun yun eh. Hindi naman yun yung ano, nervyoso ako eh. Kahit pa rin, ano ba, tigilan mo yung kape, di ba? Yung masarap na kape, ano sa amin, bago eh. Mura lang. But anyway, takot ba ako sa kung sino? Hindi. Yung katapangan, attitude yan. Condition niya ng puso. At ng utang ng tao. Kaya pag soul winner ka, dapat tatapang ka talaga eh. Huwag naman yung susugurin mo kahit may aso. O, pasukin natin to. Eh, gwardiya na nga, may ano eh. Kaya mo na sila sa akin pag ganun. Parang yan, yung Asia. Sabi ko, parang itong taong to. Kaya pala tagal sumagot. Parang sinelyuan ng isang tao yung fate ng ibang tao. No? Kaya nga gagapang pa rin kami. Nag-iisip kami, baka doon na lang sa lugar namin. Hindi pwedeng wala kang gagawin yan, nakain pagkakataon eh. Para saan pa yan? May mga nakipaglaban sa taas, kung ano man ang may political agenda na silang halo, I don't care. Pagkakataon natin to, amen? So ganun ha, mga bata, huwag kayong matatakot. Pag hindi kayo dapat matakot, pag sinabi ng Diyos, you preach! Okay, you win souls, ano pang kinakatakot na? Pumunta ka sa Diyos, yung nakakatakot, sasabihin ako ng ganyan. No? Alas wala nga ang persecution ngayon. Okay? Kaya sabi dito, isa sa mga negative na ginawa, takot siya. Takot siyang malugi. Eh, ang expectation sa'yo, kumita ka, hindi ka dapat takot. So, saan tayo dapat kumita? Spiritually speaking. Siyempre sa spiritual things. Okay? Nakakatakot yan. Ay, baka anong pwedeng mangyari sa'yo? Hindi nga eh. Ay, makamapahiya ako. Pagtawanan ako. Ano naman?
Dinuruan nga ang Diyos sa mukha niya. Diba? Hindi yun something na God mong katakutan. Mga disipulo. Pero bandang huli sa kanila yung glory. Hindi yung ba gusto yun? Okay, so huwag kang takot. Okay? At isa dyan, parang itong hard man na to, parang inakosuhan niya yung ano niya. Diba? Pansinin niya, kahit sa trabaho, wala namang ginagawang masama yung boss. Usapan natin dito, ito yung gawin mo. Sweldoan ka. Okay? Pero ang dami sa workplace, ano? Diba? Pinagsasalita ng masama pag nakatalikod na yung boss. Diba? Parang normal na nga yun. Diba? Misa, tinatawanan na nga rin tayo. No? Kasi naging sobrang normal na, hindi na, ano, hindi na rin bawal. No? Gaganti rin naman sila ng ibang bagay. Kaya, hindi ganon. Hindi pinagsasalitaan yung boss mo. Ganito lang yan. Kung ayaw mo, dumalis ka. Ganun lang kasimple. You'll find a better place. Kasi, ganun eh. Habang andun ka, ang dapat mong gawin ay magsilbi ng ayos. Again, maraming gray area dyan. Basta rin, di naman kaya hindi nang umalis kasi wala akong, diba? Pero yun nga, may ano rin doon. Okay. So, inulit niya yung ginagawa. Kaya tinawag siyang wicked and slothful. So, huwag tayong maging ganun. Okay. So ito na yung sinasabi dito na parang okay lang mag ano pautubo eh, sabi nga dito eh. 'Di ba? Ang ginawa nga ng example ng Diyos na okay lang 'yun eh. Ibig sabihin ba noon na okay na magpatubo kahit sobrang negative sa abomination pa. So hindi po, anong sinasabi diyan? Obviously, para sa minsan pinatitira sa Proverbs, 'di ba? Reality 'yun. Reality is pag ikaw ay namamasukan, nangangamuhan, dapat lang kung ano yung sinabi mo, gagawin mo. And diyan ka na. Oh. Ano yung na-expect mo? Hindi kikita yung may-ari. Siyempre, dapat kumita yun. Kaya sinasabi dito, yung reality is, dapat kung sino yung pinaglingkuran mo, nangako ka na ba dun, i-perform mo, okay? Halina ba yun? O may duda pa kayo? Hindi kasi, ang daming bangko. Yan, punta na tayo sa bangko. Sabi ng iba, by the way, konti yung churches kahit Baptist nagtuturo nito. Tinignan ko yan eh. Ano kasi naano ako dyan eh. Sandali. Okay, nakita ko sa Bible pero anong ibig sabihin mo? Sobrang loko na itong sanlibutan. Actually, oo. Oh. No? Ano sabihin natin pag sinabi, ikaw, nangutang ka rin sa bangko eh. Oo naman. Di ba? So, pag walang bangko, walang makaka-finance yan. Totoo ba yun? Hindi rin. Dati wala naman yan eh. Kaya ni-research ko pa yan, alam nyo kung saan ang galing yung bangko. Doon may sinasabi yan sa, ano daw, sa Italy. Eh, pero dito kasi may usury na. Okay, so obviously, medyo matagal na yan. Okay? So ano yung masama sa bangko ngayon? So, ha? Wala yung tumubo. Hindi, hindi naman yun lang ang business namin. Eh. Di ba? Pero pag inaral mo, yun ang pinakamalaki nilang pinagkakitaan, yung mga payment channel, pinasok na lang nila doon, remittance, kumikita ko sa remittance, hindi kayo kita ng ganun, remittance ka lang. Okay? Ano pa? Loan, ah, yun na nga yung pautang. Ano pa? Insurance, ganun din yun. Ano pa? Exchange rate. Ano exchange rate, hindi kayo kita ng ganun, pag exchange rate lang. Stocks, ganun din yun, papautang rin yun eh, kaya sila kakaroon ka ng stock sa kanila, papautang nila sa iba, tutubo ka rin. Pero fraction ng kinita nila sa magpapautang. Okay? Yan. Pero ngayon, naku, normal na normal na yan. Wala kang makita halos na preacher kahit nabasa mo yung Bible na gano'n. Ilang bihira yan, di nila itatouch yan. Kasi sila rin meron eh. Yan ang totoo. Gustong kumita ng tao ng mabilis. Ano sabi sa Bible? He that hasted to be rich hath an evil eye. And consider it not that poverty shall come. Eh, hindi naman ako yung humirap eh. Huwag sabihin, tama lang yun. Hindi pa rin. Mahirap ka naman sa iba no. Sa ibang bagay. Okay, may duda pa ba kayo? O nagkakamali lang ako? At kailangan kong baguhin. Assignment niya yan. Hindi kayo convinced, aralin niyo yan. Ako, inaral ko yan kasi nga namang ako dyan eh. Okay.
before ko pang makinig si Pastor Anderson, nakita ko na yan eh. Nung nakinig ko yun, sabi ko na nga eh. Sakto eh. Okay, ito na ngayon yung kanyang papalusahan. Okay, gano'n siya katindi yung kanyang parusa sa kanya. Okay, bukod sa tawagin siyang wicked and slothful, hindi natapos doon. Sabi dito, take therefore the talent from him and give it unto him, which at 10, hindi naman lang sa 5, sa 4. Ba't doon sa 10 binigay? Hinga. So ito, mali yung mga komunista naman dito. Sabi na, yaman, lagi yung mayaman. Mahirap, lalong humihirap. Para ba yung tao, walang ano, wala kang sariling pagdidesisyon at parang wala kang kontrol sa sarili mo na naiingit ka na lang sa kanila forever. Siyempre, may mga pinili rin. May consequence yung mga pinili yung mali. Okay, so hindi tayo against sa capitalism. Biblical yan. Ang problema yung sobra na. At yun nga, pag capital, pag sasalibutan na definition lang ng capitalism, hindi naman nila kilala ang Diyos eh. Yung iba, oo, yung iba, hindi. So, inalis nila yung part na sa Diyos. Diba? Minsan-minsan, kunwari, nagbibigay sa community. Pero talagang nag-bank na sila dun sa pun intended, okay? They bank on the system. Ito, sinabing bank, parang pumusta ka na dun. Sinakyan mo na. Okay, believe. Kahit walang banko, mabuhay tayo. Ganun, wala namang banko dati. Ay, hindi, mamahal din. Magbumura yan. Kung ikaw, kailangan mo ibenta yung ano mo, palagay mo, hindi mo mumurahan yan. Dami nga dyan, pag nag-soul winning tayo, yung mga bahay na laki, walang nakatira. Ikaw ba, hindi mo ibebenta ng murang halaga yun kung hindi makapabayaan mo lang? Ibebenta mo yun. O yung iba, papamigay pa nga eh. Hindi ko iniwala kung walang bangko, walang ano, progreso. Okay, so ngayon, dyan na yan eh. So, gamitin na rin natin, pero, yun nga, hindi ikaw yung mag-bank doon, ibig sabihin. Hindi mo gagamitin yun sa, para ikaw yung makinabang sa sistema na ginawa nila, na sila yung sobrang nakinabang, tapos makikisakay ka, kahit alam mo na yung prinsipyo sa Bible na ganito. Ayun, nakuha niyo yun. Ay, hindi na talaga tayo yaman yan. Kaya mo ka pa rin, din. Sa Diyos yun, nasa Diyos yun. Gawin mo yung dapat mong gawin, kung anong dumating, yun na yun. Amen? Hindi complacency yan, ha? Maka sabihin mo, okay lang pala, hindi ako mag-isikap. Eh, yung pinag-usap, papasok yung kanina na, hindi ka nagtinamad ka. So, slothful ka pa rin, mali yun. Okay? So, kaya sinabi dyan, tingnan nyo, doon pa sa 10, doon pa sa may 10, doon pa binigay yung isa. Ibig sabihin nito, walang sobrang blessing pag ang Diyos ang nagbigay. Yan, pwede sabihin, oh, mayama ka, kaya dapat, nakawang ka namin. Mali. At sinabi dito, may sira yung ano. And kasi the unprofitable servant. So, sa masakit tong pakinggan, ano sabihin ng unprofitable? Walang walang kwenta. Walang silbi, no? Sakit nun. Pero kung ganun ka, eh, wag naman, okay? At yung reference niya sa Weeping and Gnashing of Teeth, alam natin sa impyerno yan. So tingnan natin ang ano to, seryosohin natin ang Bible pag mayroon dyan mga ganyang parable. At by the way, ang title again, ang ano nito, di ba? Kinumpara to sa For the Kingdom of Heaven. Okay, so ibig sabihin, may kinalaman sa kaligtasan. Hindi paghirapan yung kaligtasan, pero merong part ng kaligtasan na, sabi rin sa Hebrews, let us strive to enter into that rest. Eh, yung rest doon, walang ano eh, walang work. Pero bakit strive to enter in that rest? Pag sinabing strive, magsumikap. Ano ba talaga? Hindi ibig sabihin na maghirap. Pero ibig sabihin, magsikap. Pero hindi yung ikaw yung magbabay sa kaligtasan mo. Medyo mahirap i-explain nun eh. Hey, question ba? Question. Medyo malalim to ha. Actually, subject talaga ng ano yan, ng hindi pagkakaunawaan. Ah,
Question. So let us be profitable servant. Kung saan ka master, lalo pag master mo Panginoon, bigyan ka ng maraming blessing. Isipin mo kung paano mo siya mapapaglingkuran. Hindi yung iba naman, basta nagbigay na ako. Papakita pa, i-record pa sa iba. Mas feeling na feeling yan, talagang ano, huwag ganun. Pag-isipan mo kung paano talaga siya malulugod. Kaya ako naniniwala, lahat ng ating pagbibigay, dapat church-centric yan. Pag hindi, baliwala yan. Ang daming lolo ko, wicked people na nagbibigay na napakalaking halaga. Napakarami yan. Pero bandang huli, sa palagay nyo, i-honor ng Diyos yun? Hindi. Bandang huli, ang Diyos ang mag-reward. So paano mo ngayon, pag-isipan nyo yung mga bata, kung paano maglilingkod na mahiging katanggap-tanggap talaga sa Diyos dahil siya mag-reward eh. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos, umasa ka dyan na wala, hindi naman niya sa kalooban niya, tapos, Lord, di ba ganyang ginawa ko? Nako, kahit isipin nyo lang, huwag nyong isipin yun. Hindi mo siya pwede pagsalita ng ganun. Para kang tanga nun. Okay? Never. So ngayon, anong sisikapin natin? Sikapin natin alamin kung paano siya mapaglingkod na maayos. Kaya isa sa mga way na yan, na mag-aaral kayo, makinig. Hindi ibig sabihin lahat ng andito, nakikinig. Huwag niyo akong lukuhin, dumaan din ako dyan. Okay? So kaya, maayos tayo. Amen? Amen. So, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa aming mga natutunan ngayon. Medyo malalim. May mga ibang bagay dito, Panginoon, na controversial sa iba. Hindi tinatouch. Dahil po, palagay nila, Panginoon, ay sila po makaka-offend sa sistema na sikat at popular sa mundo, Panginoon. Magpipray. Yung about usually topic na yan. Yung about parables, and about of fools. Matutunan ang iyong mga anak. May apply ng tama ang iyong salita, Panginoon. Hindi katisuran kami dahil actually, naikiayad din naman kami. Kumikita kami ng hindi kami katabaho. Kota, Panginoon, sa inyong kaloban. So, we pray na kayo pong malalati, Lord, at ingat sa amin. Kayo pong malalati, in Jesus' name we pray.